So, bilangin natin, sabi-sabi tayo mga tol. Alright. 1, 2, 3, 4, 5, 6. YouTube vlogger unang sweldo. Ba't ang lalaki? Mga katagumpay, siguro lahat tayo ay gusto nating malaman kung magkano yung sinasahod ng isang vlogger. Siyempre, kapag nakita natin na malaki, ay nagiging interesado tayo. Pero gusto kong sabihin sa inyo, mga katagumpay, na ang sweldo ng isang vlogger ay hindi ganun kalaki. Wala kayong idea kung magkano ba yung minimum or yung pinakamaliit na kinikita ng isang vlogger. So ngayon, dahil small YouTuber lang tayo, ito yung video na hinahanap nyo, na fit doon sa gusto nyong malaman. Hindi tayo yung mga YouTuber na malalaki. So ngayon, mga katagumpay, kung gusto mong mag-YouTube or kung gusto mong mag-vlog, siguro ito yung gusto mong malaman kung magkano ba yung kinikita ng isang maliit na YouTuber tulad ko. Kung ito yung video na hinahanap mo, mga katagumpay, tapusin mo to hanggang dulo dahil garantisado ako, mga katagumpay, na makakatulong to sa'yo at makakapagbigay ng idea kung magkano ba yung kinikita namin. Okay? So ngayong araw, mga katagumpay, ay i-discuss natin dahil good news, mga katagumpay, dahil ngayong araw ay hindi ko inaasahan na magse-send na si Google AdSense ng email sa atin na pwede na nating maklaim yung unang sahod natin kay YouTube. Hindi ganun kalaki yung sahod natin kay YouTube, pero ito yung video na makakapagbigay sa inyo ng idea na ito pala yung unang sinasahod ng mga YouTuber. Kung pwede na ba or magtutuloy pa ba kayong mag-vlog or hindi na dahil sobrang liit ba. Okay? Tapusin nyo tong video na to. Peace! Ito yung email sa akin. Check your recent payment. We sent a payment for your AdSense public number earning 2019. If you haven't received your payment within 5 days from the date of this email, please contact bank for your details. Okay, mga katagumpay. So, ibig sabihin, kung isa kang YouTuber, dapat alam mo na yung proseso ng YouTube mo tsaka yung AdSense mo dahil sila ang magka-tie up dalawa. Okay? Mag-i-email sila sa'yo, tapos pupunta ka sa AdSense mo. Tapos, nung pagpunta ko sa Google AdSense ko, yung sa account ko sa Google AdSense, nag-zero-zero yung balance ko. So, ibig sabihin, nag-payment na sila sa akin. Yung na-earn ko na, na-earn ko sa isang buong paggawa ko ng video sa YouTube na umabot ng $100 pataas. So, ibig sabihin, na-meet ko na yung threshold ko, pwede ko na siyang maklaim. So, meron kasi nga cut-off ang bawat payment sa'yo. So, ito na yung kinikita natin. So, from August, nagsimula ako ng February hanggang August. Ngayon pa lang yung unang payment natin. Automatic payment Western Union, tapos may number, hindi ko pwedeng sabihin, mga katagumpay. At ikiklik mo lang yon at ito ang lalabas. Your payment is available for pick-up on date pick up on payment on local Western Union agent. Tapos binigay nila yung control number, yung MTC number, binigay nila yon. Tapos kailangan mong magbigay ng valid ID. Ito yung mga possible na pwede mong ibigay na ID. Your government issued ID, passport, driver's license, national ID at etc. Your payment was processed by Google Asia Pacific, PTLDT Singapore. Okay? So mga katagumpay, yung payment natin dito ay nanggaling sa Singapore pala. So iba-iba daw kasi yan. Kung nasa US ka, iba yung magpo-provide ng payment mo. Tapos basta iba't ibang lugar. So wag na natin patagalin to, mga katagumpay, at punta na tayo agad sa Western Union kung magkano ba yung pwede nating i-withdraw sa kanila. Okay? Peace out. Tara. Hey. Binaklas na rin pala to. Ayan o.
Tapos, nakasama siya sa clearing operation. So, naglalakad na tayo mga katagumpay. Ito yung video na hindi ka paaasahin. Mula sa bahay namin hanggang doon sa Western Union, ay hahatid ko kayo. So, check natin kung magkano yung sasahodin natin ngayong araw. Sabi kasi nila, doon daw sa likod ng Pure Gold, doon daw merong Western Union. So, peace. Kung naalala nyo mga katagumpay, dito ko shinoot, ayan sa lugar na yan, dyan ko shinoot yung video namin nung nag-send kami ng good vibes, yung nag-libre tayo ng pamasahe sa jeep, sa mga pasahero. Tapos, papunta doon sa complex, okay? Doon tayo sumakay. Yan, dyan tayo sumakay noon, papunta dito. Okay? Tapos, yung mga outro natin, dito natin shinoot. Okay? Simple lang. Peace. Sir. Dito na malapit yung Western Union eh. Ito na yung pinakabayan sa amin mga katagumpay. Sa hindi nakakaalam, taga Kabuyaw ako. Bayan ng Kabuyaw. Okay? Check natin kung bukas na yung Western Union. Kasi ay 8:20 pa lang. Okay? Ito yung sakayan. Ayan. Yan. Sana bukas na siya. So ayan yung Western Union. Ayan. Ayan tayo. Tayo sa loob. Thank you, sir. So sabi ni Kuya Guard, tayo pa lang daw yung YouTuber na magkiklaim dito sa Kabuyaw, sa Western Union. Kaya first time pa natin mag-claim. Check natin. So tatawagin na lang daw tayo. No? Kaya bawal mag-vlog yata dito sa loob. Kaya bawal mag-ingay. Dahil hawak mo ang lahat, ikaw ang super. Yes. Dito, protektado ang mga super sa buhay mo. Yeah. Naging super ba ang araw mo sa USSC? Yeah, enjoy. Yun ngayon lang po. Yun pong sa Manila Bay that nung last month lang po. Ayan, tinulungan tayo ni Ma'am Ana. Ma'am Ana, thank you po. Okay, po. God bless po. Okay po. So, ayan. Thank you. Salamat. Okay, naman natin. Sir, thank you po. So, ayan. Yeah. Ang hirap palang mag-vlog kapag wala pang laman yun dyan. Inaantok ako dun sa loob. Pero nung nakuha natin yung sahod natin, ay okay naman. Kain muna tayo siguro. Ito pa masarap kumain. Gusto ko yung chill na pagkain lang. Mga lugaw lang, lomi, ganon. Check natin. Hello po! So, check natin. Nakagutom. Send tayo ng good vibes. Check natin mamaya. So nakuha na natin yung sahod natin, yung unang-unang first YouTube sahod natin. Pero bago ko ipakita sa inyo, sabi ko nga lagi sa video ko, kapag nakakatanggap tayo ng blessing, kailangan nating ibalik sa mga kasama natin, okay? Sa mga subscriber natin. So bibili muna tayo ng food natin para sa mga ka-office mate ko dahil isa rin sila sa dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy at nagtatagumpay, okay? Bili muna tayo ng almusal nila. Yeah! Peace! Sa office mga tol. Sana magustuhan nila. Okay? Man! Kain muna kayo, man! So, nabigay na natin yung pasalubong natin sa ating mga kaibigan at nakakatuwa dahil na-appreciate nila yon. Sobrang saya. So, ngayon, punta na tayo sa bahay. Bilangin na natin yung pera para
alam niyo na kung magkano yung unang sinahod natin sa YouTube. Okay? Peace, let's go. So, yun. Nakauwi na tayo ng bahay mga katagumpay. At nakuha na nga natin yung kauna-unahang YouTube sweldo natin. So, hindi na natin papatagalin to mga katagumpay. Sabihin ko lang sa inyo yung foreign currency conversion slip natin. Ito yung ibibigay sa inyo kapag na-claim nyo na yung sahod nyo sa Western Union. So, hindi ko na-explain yung ibang detalye dito dahil usually ito naman yung mga nakalagay kapag mag-claim kayo ng pera. Pero, yung foreign currency amount natin ay $165. So sa pera natin, nag-equivalent ito ng 8,547. Okay? So, ayun. Tapos nireceive ko. Okay na siya. Tapos, syempre, yung pera na nakuha natin ay ito. Iko-compute na natin. So, hindi siya ganun kalaki mga katagumpay, pero okay na rin. Okay? So, bilangin natin. Sabay-sabay tayo mga tol. Alright. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos yung kanina, yung ipinanlibre natin doon sa mga kasamahan ko sa trabaho, nilibre ko na yung konte doon sa kanila dahil wala naman tayo ibang pagkukunan kundi yung sa sinahod natin kanina. So maraming salamat mga katagumpay sa pagsama at gusto ko lang sabihin sa inyo mga tol na si YouTube hindi yan panghabang buhay. Ay pinasok ko lang yung YouTube noon kasi nga gusto kong magkaroon ng pera. Pero sa haba ng panahon ng pag-aantay ko ng sahod ko sa YouTube, ay napagtanto ko mga katagumpay na ang sarap pala sa feeling na hindi dahil sa pera ka nagbo-vlog. Mas masarap pala sa feeling yun nagbo-vlog ka kasi gusto mong maging mabuting inspirasyon sa iba. Tapos nakakatulong ako sa kanila, halimbawa may issue sa mga ganitong lugar or gusto nilang malaman, nasasagot ko yung mga tanong nila. Tapos kung gusto mong mag-vlog mga katagumpay ay pwedeng-pwede dahil si YouTube naman ay wala namang rules na hindi ka pwedeng mag-vlog kapag kapangit ka. Hindi ka pwedeng mag-vlog kung disabled ka. Pwede kang mag-vlog. Pwede kang maka-inspire sa iba. Pwede kang maging mabuting inspirasyon sa iba. Basta mabuti yung hangarin mo. Okay? Normal yung isipin mo yung pera sa simula, pero kapag umaba yung panahon mo sa YouTube, normal ka nakakapag-upload, regularly ka nakakapag-upload, marirealize mo na ang sarap pala sa feeling na maging isang YouTuber, na maging isang vlogger, kapag yung hangarin mo ay mabuti sa iba at nakakatulong ka. So kahit konti lang yung kinita natin, ay meron na rin tayong pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, pambayad sa bahay. So malaking tulong na rin, di ba? So nakapag-inspire ka na ng tao, nakatulong ka pa sa pamilya mo. Okay? So, maraming salamat mga katagumpay. Siguro hanggang dito na lang ito. At please, huwag nyo kakalimutan na i-click yung subscribe button mga katagumpay. Dahil marami pa tayong pagsasamahan, marami pa tayong video na gagawin para sa Pilipinas, para sa bawat isa. At salamat dahil natupad na yung isa sa pangarap natin na makuha yung katotohanan na totoo pala na sumasahod pala talaga sa YouTube. Okay? So maraming salamat mga katagumpay. This is your man, JTB again. Hingang malalim. And